at 18 na Oktubre 2018, dakong alas 6 ng umaga. Nang mga oras na iyon, mula sa boarding house sa Baguio City, sinubukan raw tawagan ni Kevin Kyle Maer ang kanyang inang si Remedios na nasa Villasis, Pangasinan. Gayunman, Thursday na. Nagising ako ng maaga, mga 6. Itatawagan ko ulit. Yung phone niya, cannot be reached na. Yung isa niya kayong number. Dahil dito, buong maghapon, sinubukan raw niyang tawagan sa cellphone ang ina. Pero lumubog na ang araw, di pa rin niya makontak si Nanay Remedios sa mga cellphone numbers nito. Sa puntong iyon, nakisuyo na siya sa isang kaibigan. Barkada ko. May kisuyo sana ako eh. O, ano yun? Pwede mo bang punta si mama sa bahay? Saglit lang. Kanina ko pa kasi siya hindi makontak eh. O sige pre, sasaglitan ko lang. Sige sige, salamat. Tinawagan ako ni Kevin para pumunta sa at silipin si mama niya. Nooy binisita na nga ni Aljon ang bahay ni Ginang Remedios kasama ang isang kaibigan. Nagpunta ako dito and then sarado po yung gate. Kaya si Kevin? Sige. Hello, pre. Hey, pre. Aljon, ano na nangyayari dyan? Madilim naman sa bahay niya eh. Hindi ko alam kung nasa loob ba si tita. Sabi ko, akitin nyo na. Sabi ko, akong bahala. Pasokin nyo na, tignan nyo. Pre, pasokin ka daw. Sige, sige. Patingin. Pare, may dugo! Pare, kailangan mo na punta agad dito. Bilisan mo na! Ano nangyari kay mami? Basta pumunta ka na lang dito! O, sige, sige. Baba na ako. Noong gabi ng 18 na Oktubre ngayong taon, sakay ng kanyang motorsiklo, mabilis na tinahak ni Kevin Maer ang daan mula Baguio City patungo Villasis, Pangasinan. Paso ka. Tol, kalima lang, Tol. Si Ginang Remedios Maer, natagpuan sa sarili nitong tahanan, wala ng buhay at tigmak ng dugo. Base sa investigasyon ng mga pulis, noong gabi ng 17 ng Oktubre, si Ginang Remedios Maer nag-iisa sa loob ng kanilang tahanan. Marahil, papatulog na raw siya noon. Pero sa di inaasahan, papasukin ang kanyang bahay ng isang taong may masamang balak. Ang biktima po natin, ma'am, nakahiga po dun sa kanilang kwarto, ma'am. At saka yung suspect po natin, tuloy-tuloy na pong pumasok. Kasi pala na dumaan sa dito sa may side mismo ng bahay. Sa pagpapahinga ng Ginang, dumiretso na nga ang lalaki sa loob ng naturang kwarto. Ano ginagawa mo dito? Mahiga! Yung sahigaan niya po mismo, doon na po nagkaroon ng maraming dugo. So, meaning, nakahiga pa yung biktima natin, doon na siya pinagsasaksak. Base sa otopsya, pinilit ni Ginang Remedios na salagin ang mga saksak. Pero di hamak, mas malakas ang salarin kaysa sa biktima. Sa huli, nagtamo na may hit sa 20 sugat si Ginang Remedios. Sa puntong iyon, tinangay na nga ng salarin ang bag ng biktima na naglalaman ng pera at ilang pang mahalagang gamit. Ang di inakala ng salarin, nooy, may buhay pang nananalaytay sa katawan ng Ginang. Napansin namin doon sa biktima, merong nakasulat na pangalan doon sa sahig mismo gamit ang kanyang dugo. At ang pangalan na nakasulat doon ay Keyung. Sa puntong iyon, dito na sumentro ang kanilang investigasyon. Kevin, may tatanong lang kami sa'yo. Ma-identify mo ba kung sulat kamay ito ng nanay mo?
Opo, sir. Sulat kami po yun ni Mami. Nung una kong nakita, ay, sulat niya nga ito. Sabi ko kasi kilala ko yung sulat niya. Nakausap din namin si Ginang Myrna Balcita, nakababatang kapatid ni Ginang Remedios. Maging siya, pinatunayan na ang pangalang isinulat sa dugo ay sulat kamay ng biktima. Yung Keyung nga po, sulat po niya talaga yun eh. Kilala ko kasi kapatid ko eh. Alam ko yung sulat niya. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natukoy ng mga pulis na bagong maganap ang krimen ay nagpaparenovate ng bahay ang Ginang. Kausapin natin yung mga trabador nila dito. Sige sir, nandito naman sila. Dito nila sinimulan ang follow-up investigation. Lahat po ng nagtatrabaho doon sa kanya, napag-imbestigan po rin namin. Sino ba sa inyo nakakilala dito kay Keyung? Sir, si Keyung, yan po yung dating contractor ni ma'am. Nakakontrata pa nga po dito yan eh. At sa puntong yun, na nakakuha sila ng mahalagang lead sa kaso. Ang balita pa nga ako namin eh, hindi niya ako natapos yung obligasyon niya kay ma'am nung makakuha ko siya ng pera. Lumalabas na isang lalaking nagngangalang Keyung ang umano'y naging contractor ni Ginang Remedios sa pagpaparenovate ng bahay. Gayunman, nagkaroon ng problema. Si Keyung pala, nakakuha na ng advance payment dun sa bahay ng biktima. Ma'am. Keyung, ito pala yung advance payment mo. Ay, salamat po. Basta ayusin mo yung trabaho mo, ha? Pag natapos tayo, tsaka ko bibigay yung full payment. Opo, ma'am. Salamat po. Sige. At ngayon, hindi natapos yung bahay, sinisingil na ito ng biktima natin. Ano ba yan? Di ba pinayaran na kita? Labo mo naman kausap eh. Binitin mo lang ako. So ano, kukuha naman ako ibang gagawa? Alam mo, hindi na kita kukunin ulit at wala ka na makukuha ang pera sa akin. Narinig po nila nung nag-uusap po sila ng cellphone. Noon di, nagsagawa ng background check ang mga pulis upang matukoy ang buong pagkataon ng suspeka. Ang tunay na pangalan po ni Keyung is Henry Villanueva po. Yun na rin po ang sinabi doon sa barangay kasi kilala po siya doon. Ayon kay Kagawad, Eric Sereño, hindi maganda ang reputasyon ng suspek sa kanilang barangay. Yun ang usap-usapan naman dito sa amin. Pag nagkokontrata siya, insan, hindi niya natatapos, bali, ganun. Siyempre pa, sinubukan ng mga pulis na hanapin at hingan ng salaysay ang suspek. Gayunman. Yung suspect po natin ngayon, nagtatago na sa kasamang kanyang pamilya at indikasyon na siya mismo yung gumawa nun sa kriminal ang nangyari. Dahil sa mga sirkumstansya, naniniwala ang mga pulis na malakas ang kanilang kaso. Pero ang pinakamatibay na ebidensya pa rin ang pangalang sinasabing isinulat ni Ginang Remedios sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. May scoring din na dahil declaration po ng biktima natin, pagsulat ng pangalan ng suspect po natin. Sa huli, tuloy ang sinampahan ng kasong pagpatay at pagnanakaw si Henry Villanueva alias Keyung. Naisampaw na po namin yung kasong murder at robbery po doon sa fiscal office po. Kasabay ng paglaho ni Henry, maraming katanungan ang lumutang hanggat hindi niya hinaharap ang akusasyon. Nanatiling siya ang nag-iisang akusado sa krimen. Sana hindi pumapunta yung mawala yung effort ng kapatid ko. Sana mahuli po yung gumawa sa kanya yon. Dahil sobrang ginawa sa kanya. Pakabait niyang tao. Hey, mami ko, isang mabuting ina, wala akong masabi. Nasa kanya na lahat. Pag-uwi ako, wala na yung magtatanong kung anong gusto mong ulam. Sabi niya. Wala nang magluluto. Hangad niya ngayon ay hustisya para sa namayapang si Remedios. Sa mga nakakilala sana kay Keyung, tulungan din sana kami para malutas yung kaso. Bukas naman ang inyong ABS-CBN SOCO para sa panig ni Henry Villanueva. Narito ang kwentong krimeng tampok ng inyong ABS-CBN SOCO.